Good morning, guys. Good morning, mga langga. Today is Sunday. Grabe, hindi ako nakapag-vlog yesterday. Kasi yung migraine ko, umaanda. Umandar siya actually. Yesterday na madaling araw, nag-start siya around 2 o'clock. Tapos, nagtuloy-tuloy na siya. May moment. Hindi siya nawawala. Pero on and off, yung sakit. May sakit na masakit. Tapos may sakit na medyo tolerable. So, nagtitake ako ng Tylenol. And then, this morning, ganun pa rin. On and off pa rin siya. Hindi siya nawawala. Although, hindi ganun kasakit right now. So, and it's been a gloomy morning. Look. I think it's gonna rain. So, anyway, we are going to go somewhere for breakfast. Ewan ko anong naisipan ni Daddy. Siguro kasi nga masama yung pakiramdam ko. So, ititreat niya kami. And there's Jonathan. Don't do that to the car. We're here na sa aming kakainin. Actually, it's a diner. It's a local restaurant which we usually go. Regularly, we come up over here. You weren't a baby when... Say hi. I go again. Yeah, let's go now and eat. Right, you gonna place your order? You gonna tell them what you want? Chocolate chip pancakes? No, this way. Okay. No, not that way. That way. You gonna tell them you want chocolate chip pancakes with whipped cream? Oh, look at this, a fire. Yeah, I know, I see. It's not a real fire. No. Oh, you know it's just not a real flower. Sunlight makes it dance. In restaurants. Someone could get out? No, somebody could get hurt. Jonathan, what did you order? Chocolate chip pancake. And yoga. And chocolate chips. Pancake. And chocolate chips and candy and whipped cream. Now we know it. All right. I'll cut you with this. We just finished breakfast and we are headed home now. Dito na kami dumaan sa back road kasi si Jonathan tinatanggal niya talaga yung seatbelt. Siguro next year pwede na siya yung regular seat, yep. Regular car seat. What? No, I would tell Daddy. Oh, you're tell Daddy. Okay, you tell Daddy. Jonathan loves the window open of the car. We're in the driveway now. We're at our driveway, so it's safe for him to do that. We're on our driveway. Look at you. Hello. Hello. Loves it. So every time we get our driveway, he does that. Ano na namin to? Pag-aari na namin to kaya. Okay na siya. Hmm? Where are you? There you go. Mommy's having fun with her camera on. Yeah. And we are home now. And the overgrown grassy everywhere. Yep. Here's your man is with us. Just been busy. Alright,
Johnny. We're home now. I'm not so sure kung uulan siya. Kasi kanina, kala ko uulan eh. Nagdilim eh, ngayon nagliliwanag na naman. Eh, hindi ko pa siya. Hindi ko pa siya nadidiligan. Kapon, hindi ko nadiligan. Super init. It was like 98 degree yesterday. So, ang dry-dry na ng mga plants ko. Hindi naman madami. So, I'm planning na diligan na siya ngayon. Umulan man eh. So, okay. I told you, it's not gonna last long. Maybe later, we can get... Go to dollar store and get you balloon and mommy will make you a lot of balloon. Because that they're not gonna last long. Because they're water balloons. So anyway, so siguro na lang I'm gonna water them. Just to be safe. Hindi naman sila ma-overwater kahit umulan kasi syempre may butas, diba? Tsaka yung like pag... Hi guys. Hey! After we went outside, diba kumain kami, tapos after na kumain, we play outside, we did, and I water my plants. Ngayon, nasa bahay na kami, sabi ko sa kanya, kailangan na namin pumasok sa bahay kasi ang dami kong lilinisin. Dahil nga yesterday, talagang all day, literally from 2 o'clock in the morning ng Saturday, talagang yung migraine ko, grabe umatake, super, super mega sakit. Tapos all day yon hindi ako makakilos, lalo siya nagmungut-ngut yung vein niya. So basically, all day, wala talaga akong ginawa. Naghihiga lang ako. Guess tapos, what, mommy? Guess what? No, guess what, me? Okay, what do you want me to tell? Guess what? Guess what? You be pretty tomorrow. Oh, I'll be pretty tomorrow. And here is Jonathan. Ayan. Super mega kalat ng bahay namin kasi nga, as I says, yesterday, talagang wala akong ginawa. Nayaan ko siyang maglaro, magkalat, whatever. Kasi ayoko magpa-istorbo dahil super sakit. Tapos nasa work yung asawa ko, although maaga yung uwian nila every Saturday. So, nung umuwi siya, so, siya na yung nagbantay kay Jonathan, tapos siya nagluto. Guess what, ma? Guess what? No, guess what, me? Tomorrow, you'll be a big... Oh, right now I'm a little pretty and then tomorrow I'll be a big pretty. Mm-hmm. Oh, thank you. You love your mommy, don't you? So basically, ito yung bahay namin. Ito, super kalat. Anyway, lagi naman siyang makalat. Kaya lang talagang... Ayan, oh. Hinayaan ko siya. Tingnan nyo. Nagluto-luto siya doon. Tapos, ito yung kwarto niya. Ayan, oh. Actually, kagabi kasi dito ako natulog sa tabi niya. So, dito nakakalat yan lahat. Hinawi ko lang siya para may madaanan kami. But anyway, I'm gonna clean up today. So, it's my mission today. Ang linisin ng bahay namin. Magba-vacuum ako. And I will do our laundry. So, hayaan ko muna siya kasi naguhugas ako ng plato. Ang dami kong mga... Hugasan, nakatambak din siya, as in super. So, yung mga banyo, lilinisan ko din. Talagang, this mommy, is gonna be my all day cleaning. Talking? I'm vlogging. Where? Oh, my, on the camera. Where? Here, on the camera, and say hi. And who body talking for you? People are watching. That's why you say, hi, everybody. Hi, everybody. Yeah. So, anyway. It's gonna be my mission today. Clean the house. Ay, mga langga. Nagka-cut si daddy ng grass. So, lumabas kami kasi gusto ni Jonathan sumahay. He love it. Sabi niya, kapag he's old enough daw and he can reach the pedal, yung, ano, gusto niya daw siya na magka-cut ng grass. But since he's so little, sumasakay muna siya sa daddy niya. Hiningal ako kasi tinabi ko yung mga plants ko, oh. Tinabi ko kasi nakakat si daddy ng grass para maputol niya yung mga nandoon. Ayan, pinag-move ko yung mga plants ko para makat ni daddy yung area na tumutubo ng mahaba. And there is Jonathan with daddy. He loves it.
Hi, mga langga. Hi, guys. I'm eating a toron. Hinug na kasi yung saging eh. Yung niluto kong toron, guys, ang saging niya hindi saba. Yung regular saging dito. So, yun. Tapos nilagyan ko lang ng konting sa loob. Nilagyan ko lang ng konting brown sugar. Tapos yun lang, wala na. Wala kasi akong langka eh. So, pero masarap na oh. Hindi ko siya nilalagyan ng asukal yung bubudburan mo habang niluluto, no. Sinilalagyan ko lang siya ng konting brown sugar sa loob. Tapos lalabas naman siya yung caramelize, whatever. Ayan, oh, diba? Caramel yung sugar. So, sarap. Hindi ako makapag-vacuum dito sa sala. Nalikpit ko na, kaya hindi ko pa nababacuum. Yung kwarto ni Jonathan, nalinis ko na rin, na-vacuum ko. Pero dito sa sala, tsaka yung dalawang kwarto, hindi ko ma-vacuum kasi naiingayan si Jonathan. Ayun yung anak ko, oh, nanonood. Nanonood niya. Hindi daw niya naririnig, ingay ng vacuum. So, mamaya na akong magma-vacuum pagka natapos na yung pinanonood niya, o, oh, diba? Feeling amo talaga, eh. Ayun yung amo ko, oh. Say hi! Ay, put it away. Mommy just clean that up, ha. Go pick it up. I know, but you gotta pick it up, okay? Mommy just clean it up. After eating a lot, few turon, pagkatapos kong lumafang ng maraming turon, eto, maglalakad ako. While si Jonathan, magdadrive siya ng truck niya, ayan. Naman maglalakad hoping to burn some calories that I ate. Grabe, kakalurgy, no? Lafanga talaga, lafanga. Alam nyo, madali na akong hingalin. Talagang super laki ng gineng ko kasi. It's alright. I will lose weight when it's going to happen. No pressure. Ayan. Si Jonathan. Ay, na narating ni Jonathan. Nandun na agad sa shop ng daddy niya. Nakapark na siya. Yun, isasakyan niya. Oh. Sa likod ng... Ayan. Ayan na yung truck ni Jonathan. Sa likod ng truck ng daddy niyang puti. Ako, ito naglalakad para nihingan ba yan? Ay, may gulay! May mga friends na si daddy sa shop niya. Actually, hapon na eh. Siguro nasa around 3 o'clock. 3 or 4. So, siguro yung iba nag-uwian na. Kaya, but, basta usually taga pag antong Sunday, may mga friends talaga si daddy pumupunta sa workshop niya. Most of them lang nag-hangout. Kaya naman nagpapalipad ng airplane, lalo na kung maganda yung weather. So, kaya naman, minsan lang, nagbubuting-ting lang, nakikibuting-ting, or meron silang mga sirang ano eh, nagagawin, tapos dito nila ginagawa sa shop ni daddy, kasi nakikigamit sila nung gamit ni daddy. Hindi naman sa pag-ano, kompleto ng mga, almost, lahat ng, kung ano yung mga ginagawa ni Daddy project. Kompleto siya ng mga tools. Yung mga machine si Daddy, yung CNC machine. Yung mga ganun siya. Talagang, kaya lagi nakalock yung shop niya kasi, mga may mamahalin siyang tools. Mga machine equipment sa loob ng shop niya. Yung mga pamputol ng mga metals. Yung mga
drills niya. Kompleto yung mga drills niya, kompleto ng accessories, mga ganun. Basta kunin yung mga tinda namin sa hardware, meron din siya. Basta kailangan niya, basta nagagamit. Ito na. Ayan. My code. Ayan si Jonathan. Yan ang ginagawa niya pag nandito siya. Sa workshop ng daddy niya. Ayan. Jonathan! Yung dumaan kaibigan niya ng asawa. Alaalalay niya yan dito. Bike scooter harder. Oh, scooter harder? Uh-huh. Why? Why is it harder? Because it's going faster. Okay. It's going faster. Yeah. Sa ati pa yan ni Jonathan. Yung bike niya nandun sa shed. Pag nandito yung gusto niya nagbabike. Ayan, ikot-ikot. Yung asawa ko nandun sa kabilang section. Mabuting tingin. Family. We are your family. Go get your truck. No, I'll stay. Okay, you stay over there. Come on, I'll watch you walk over there. Daddy's over there. Andun yung ama niya eh. Ayaw sumama. Nandaw siya sa daddy niya. Kukunin ko kasi yung ano niya. Ayun yung daddy niya. Ayun, naglalakad. Kunin ko yung charger ni Jonathan sa race car niya. I'm gonna get the charger for his race car. And I'm gonna ride with a golf cart when I come back. Okay. Ayaw sumama, ayaw maglakad. Ayaw naman niya i-drive yung truck niya. Kasi yun, nakapark sa kabilang side yung truck niya. So, I'm gonna walk doon sa shed na yun. Yung nakabukas na pinto na yan. Ay, kamay ko, ayan. Yan ang pupuntahan ko to get the charger. Malapit lang naman. Sa probinsya ka namin, nilalakad milya-milya eh. So, this is nothing. Buti na yung naglalakad ng boss-boss na naman tong mga kafatsan ko rito sa aking mga kabilbilaitos. Sa totoo lang, ngayon kasi syempre, 3 years old pa lang si Jonathan, so hindi ko pa siya maiwan sa ama niya sa workshop nang hindi ako mag-aalala. Kasi nga maraming mga tools si Greg doon na medyo delikado, makamamaya maano si Jonathan, mahawakan niya, masugatan siya, or whatever. So, it's not safe to be by himself over there. Halata, hinihingal na, no? Ano tawag dito? hindi safe nang walang magbabantay sa kanya. Obviously, hindi siya mababantayan doon ni Greg kasi syempre may mga ginagawa siya. So right now, hindi talaga siya safe na maiwan doon. So pag nasa shop siya, nandun din ako. So wala akong nagagawa. But I'm hoping at least maybe when he turns 5 years old, 6, mga ganyan, yung mga safe, medyo safe na siyang iwan kay Greg, yung pwede na siya talagang, yung medyo na de-distinguish yun na in danger talaga, or kung ano yung talagang hindi delikado. Siyempre, yung ganyang edad niya ngayon, is curious pa siya, pag kahit sabihin mong wag, makukurious siya, itatouch niya, itatry niya, so, it's not safe, I'm not gonna take that risk. Pero pag kayong talagang nasa may medyo edad, maki na yung edad niya, at least pwede ko na siyang iwan doon sa ama niya. At pwede na akong, pwede ko na yung gawin kay, yung mga kailangan kong gawin sa bahay. Yung kayo paglilinis, yung paglalaba, etc. So right now, pag talagang unasan si Jonathan, andun din ako. So wala talaga ako nagagawa. Wala akong na-accomplish. Basta
Nandiyan si Jonathan at Hyperactive. Mga kung aning-aning na nilalaro. So, wala, talagang ganyan ang buhay. So, yeah. Pero pagka medyo malaki-laki na siya, okay na. Safe na siyang iwan. So, sabi ni Daddy, okay na. Okay na siya lang sa kanya, matitignan-tignan niya na hindi na yung kadakibot kalaano. Siyempre, kailangan bantayan. So, ito na, nandito na ako sa bahay. Tayan yung shed na sinasabi ko. Nandiyan yung charger nung kanyang race car. Parehas sila ng charger ng truck niya eh. Ayan ang garage ni Jonathan. Ito yung kanyang garahian na tambakan din ng mga laruan niya na hindi niya na nilalaro. Mga laro ang pamimigay na. So, ito yung charger niya. Tsaka yan, yung mga Christmas stuff. Mga kung aning-aning. Nakuha ko na yung charger ni Jonathan. So, ako ay pabalik na sa shop ni Daddy. Para ma-charge na yung ano niya, race car. Mag-go-kart na lang ako instead na mag-walk para mas mabilis. So, yan, kasama ko si Missy. The shoes, wow!